kapatid, ang nilakbay ng ating mga kapatid mula sa araw na ito na ating pinipili ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ang araw natin ito ay para sa lahat ng nagbubuwis araw-araw ng kanilang dugot-pawis para sa mga pangarap, buhayin ang kanilang mga pamilya ng may dignidad. Ang araw na ito ay para sa lahat ng nagbibilad sa araw, lahat ng nagbabalat ng buto, lahat ng binabalat ang sweldo, lahat ng mga manggagawang kontraktual, lahat ng mga manggagawang impormal, mga manggagawa sa ibang bansa, ang ating mga OFWs na ang tanging pangarap ay umuwi sa Pilipinas, kapiling ang kanilang mga pamilya, magkaroon ng trabahong nakakabuhay para sa kanilang mga pamilya. Sa inabahaba ng laban ng mga manggagawa para ipanalo ang 8 oras na paggawa sa araw-araw na pakikipagkakataon natin sa mataas na presyo ng bilihin, ang kawalan ng proteksyon mula sa gobyernong ito, hindi na tayo papayag! Magpapalit na ang gobyerno! Pangungunahan ito ng mga manggagawa! Ang Robredo People's Council, bahagi ang manggagawa, ang ating mga maralita, ang magsasaka, taong simbahan, kababaihan, kabataan, LGBTQ na mga manggagawa. Dahil sa Robredo People's Council, walang diskriminasyon. Dahil sa Robredo People's Council, tayo ay may gobyernong tapat, at sa gobyernong tapat, manggagawa ay angat. Kaya mga kapatid, sa araw nating muli, kinararangal namin sa Robredo People's Council na nandito ang ating mga manggagawa mula po sa iba't ibang lugar. Binabati namin ang mga nagaganap na pagkilos sa Cebu, sa Davao, sa Jensan, Cagayan de Oro, sa Iligan, ang mga kasama sa Bacolod, Cavite, Pampanga at iba't ibang mga lugar. Mabuhay ang manggagawa, mabuhay ang Robredo People's Council, sa gobyernong tapat, angat buhay lahat, sa gobyernong tapat, sa gobyernong tapat, at sa araw na ito, ang sigaw ng manggagawa, aming Pangulo Lenny Robredo, aming Pangulo Lenny Robredo, aming Pangulo Lenny Robredo, isang karangalan muli para sa buhay na may dignidad ng mga manggagawa, ipanalo natin ito. Mabuhay sa araw ng paggawa. Muli, maraming salamat, Ma'am Judy! Maraming salamat po, Ma'am Judy, sa inyong makabulong mensahe para sa ating manggagawang Pilipino. Siyempre, kasabay na ating pagdiriwang ng araw ng manggagawa ay ang paglaban natin kasama ang masang matagal nang pinaglalaban kontra diskriminasyon sa trabaho, kontra kwalisasyon at marami pang issue na kanilang hinaharap. Tama ka dyan, AC. Dahil isang highlight ng ating araw ngayon ay ang ating mga kababayang manggagawa bilang sa pagdiriwang ng Labor Day. Kaya naman po ating bibigyan ng pagkakataon ngayon na marinig ang bawat tinig nila. Kaya Araneta, sabay-sabay na po tayong magbigay-pugay para sa ating mga magsasaka, ang Sumilaw Farmers! Ito po sila.
Saludo po sa inyo. Palakpakan po natin. Maraming salamat po. It's an honor to be with all of you po dito sa stage na ito. Salamat po na nandito kayong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nolan Peñas, ang taga chairperson po ng Pambansang Kilusan ng Samahang Magsasaka. Ang inyo pong nakikita sa harapan ngayon ay ang pamilyang magsasaka na miyembro po ng Pakisama. Sampu po na mga magsasaka galing ng Sumilaw, sampu din po na magsasaka galing ng Banasi Farmers, dahil number 10 si Lenny Sabaluta! At sinamahan po kami ng pito pang ibang organisasyon na aming member, dahil number 7 po si Kiko Pangilinan Sabaluta. Kami po ay naglalakbay ng 40 araw kasama ang mga magsasaka at sinusuyod namin ang buong Pilipinas. Una, kami po'y nagpapakita at nakikiisa sa 4 na milyong pamilyang magsasaka na nahihirapan at nagugutom. Kaya binabaliwala namin ang init, tinitiis namin ang paltos at ang haba at ang hirap ng paglalakad, dahil ito po ang nagsasalamin ng pamilyang magsasaka. Pangalawa, kami po ay nakikiisa sa mga magigiting at saka masisipag na mga volunteer sa buong bansa na patuloy na nagpuso sa puso, tao sa tao at nagbabahay-bahay. At ang ikatlong dahilan, ang ating paninindigan at pagkakaisa ang magbubuklod upang ang ating pangarap ng isang gobyernong tapat ay aangat sa buhay nating lahat. Ngayon po, ang aking kasama mula Banasi Farmers ay magpapatuloy ng aming kwento. Magandang araw po, Aranet. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po, nais naming magpasalamat sa mainit na pagsalubong at pagtanggap nyo sa aming mga naglalakad ang pamilya magsasaka laban sa gutom at kahirapan. So kami po bilang, ako po ay si Randy Sirio, ang pangulo po ng Banasi Farmers Association. Nagmula po ako sa Bicol Region kung saan po nakatira ang ating mahal na presidente na si Lenny Robredo. So kami po ay naglakbay noong April 10. At mula po nung dumating kami sa Bumaka ay nag-merge po kami ng Sumilaw Farmers para po isang grupo na po kaming maglakbay mula sa aming mga probinsya patungo dito sa Metro Manila upang lakbayin ang kilometrahing at ang kilometrahe para may panawagan at makapaghimok ng mas marami pang butante na undecided pa. Ano po, nagbabahay-bahay kami, lahat ng mga bayan ay dinadaan namin upang ipakita ang aming ginagawang paglalakad ay hindi lang para sa aming pamilya, kung hindi para sa buong bayan ng Pilipinas at buong bansa. Itong pagpapakita namin ay tinitiis namin lahat ng init at pagod para sa kapakanan ng taong bayan, at kami po ay instrumento lamang bilang mga magsasaka, kung kaya nais po namin ipanawagan sa buong bansa at sa buong mundo na magkaisa po tayo ngayong darating na eleksyon na pumili ng mausay at matapat na lider sa katawan po ni VP Lenny Robredo, ni Kiko Pangilinan at ng kanyang tropang angat. Kaya sana po magkaisa po tayo. Ano po? So, nais ko rin pong ihabol na meron po kaming isang partido o party list na dinadala rin po yung pamilya magsasaka party list pang 109. Sana po, ako po ay nakikiusap na suportahan din po natin ngayong darating na eleksyon. Ako po yung first nominee at sana po isama nyo rin po sa inyong susuportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Laban sa gutom! Laban sa gutom! Laban sa gutom! Lenny Kiko! Maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you.
Opo, na grabe, nakaka-antik ng puso na makasama natin, makapiling natin ang ating mga sumilaw farmers dito mismo. At tinanong natin kanina, this is their 34th day of walking. At sabi po nila, they have 6 more days left at dito na sila sa QC at Manila mag-iikot. So mabuhay po ang ating mga sumilaw farmers. Mabuhay po kayong lahat. Talaga namang tunay na bayani ng ating bayan dahil walang pagod na nagtatrabaho para sa buong bansa. Tama, at kanina sabi din sa amin ni AC na kung hindi tayo o kung hindi sila yung gagawa, sino? Kung hindi lang sila, tayo pong lahat ang gumagawa nito para sa totoong pagkakaisa. Correct.